YouTube, bagong vlog. Isa lang tong mabilis na review about sa resort na pinuntahan namin sa May Magallanes, Cavite. And mabilis ang video lang, mabilis ang vlog lang about sa mga amenities tsaka anong pwedeng ma-offer nitong resort na to. Kaya naman tara na, wala nang intro-intro pa. Diretso na tayo sa straight to the point. Okay guys, so for the most part, nakita nyo na yung labas ng resort. Ito naman yung gilid. Meron silang lutuan dyan na double burner. Pwede na rin naman kayong magluto sa loob guys. Meron din naman lutuan doon. Ito yung isang side na may mga beanbag na napakasarap tambayan guys. Ito naman yung front porch na may dining table. It can at least sit 6 people. As merong napaka Instagrammable na couch dyan guys. Yan. Kita niya naman, di ba? Napaka-relaxing ng vibe dito sa resort na to. Meron din silang smoker dyan sa front lawn nila. Tsaka parang duyan na rin. Pwede mag-relax-relax. Ito yung mas maliit na cabin. Mamaya pasukin natin yan. Pero for now, papakita muna namin sa inyo guys yung main cabin. Yan. Yeah. So magandang kawayan dyan. Ibabati sa inyo yung malaking dining table na kasya siguro 10. Tapos meron din silang arcade sa gilid. Legit to guys, ito sinaksa ko para makita nyo na sumisindi talaga to. Yan. May malaking TV, video, speaker, kompleto na sila guys. So yan, tinesting ni Joe yung arcade. Oh. Yan, oh. Gumagana talaga guys, legit yung arcade na yan. Ito yung sa kitchen nila guys, kompleto sila yan. Oh. May mga oven toaster sila. Kompleto na sa gamit, may rice cooker, microwave, mga pinggan na kailangan nyo. Yan yung double burner na sinasabi ko sa iyo kanina. Pwede rin magluto sa loob. May exhaust, may wine glass, yan. Para sa mga wine-wine nyo dyan, wa. Meron na rin ano yan, mixer. Kompleto talaga sila ng gamit guys sa kusina nila. So ito, papakita ko na sa inyo yung CR sa baba. Yan, simpleng CR pero kompleto pa rin yan guys. Yan, may shower, may heater din yung shower nila. Lagayan ng towel. Ito yung room sa baba. Yan, may double deck dyan na pwedeng dalawa sa baba. Isa sa bali tatlo. Isabitan na rin. Life is beautiful no, guys, di ba? Yan yung room sa baba guys. Ha? Tsaka yung CR. So meron na tayong tatlo na magkakasya sa baba. Eto, akit tayo sa taas. Pakita ko na sa inyo guys yung taas. Yun, pagbukas natin may isang double bed agad dyan na kasya dalawa, isang single bed sa kaliwa.
Bale, tatlo agad makakatulog dyan. And malinis naman lahat guys yung simula sa mga unan, mga bedsheet nila. So double bed ulit sa kanan guys, kasya dalawa. Fully air conditioned na rin tong kwarto na to. Sa taas, may humidifier and another single bed sa kanan. So bali, anim lahat guys ang makakatulog sa taas plus 3 sa baba. So total of 9 packs lahat guys ang makakatulog sa main cabin na to guys. Pwede siguro 10 kung papakiusapan niyo yung may-ari, di ba? So meron dito bintana na kitang-kita niyo yung mangyayari sa baba tsaka sa labas guys, di ba? Parang don na don diyan, di ba? Tik tayo sa baba, ito naman yung mga house rules. Meron din mga sabitan ng damit sa ilalim ng hagdan yan. Ayun, may konting ano, pakita na ano. Ito guys, yung view sa harap. Napakalupit. Napaganda, napaka-relaxing, tsaka Instagrammable talaga tong resort na to guys. Ito na guys, yung other cabin. Hindi ito yung main eh, yung isa pang cabin sa gilid. Pakita namin sa'yo guys. So ito, pagbukas, yan, may parang boardroom siya dyan. Pwede kayo mag-hold ng meeting or kung ano mang family time na kailangan nyo. Yan, pwede nyo gawin dyan guys. Fully air conditioned din tong cabin na to. And may tulugan agad sa baba for one person. Yan. So pagpunta sa left, pag-akyat, and silipin natin yung taas. Ayan guys, so pag-akit nyo sa taas, may bubungad agad sa inyong portable air condition tsaka dalawang double bed na mattress na kasya 4 guys. So bali, all in all, kasyang 5 dito sa cabin na to. So kanina 9, tapos ngayon na 5. Naku, kayo na bahala guys mag-compute kung magkano yun. Kung basta 9 sa main, tapos 5 dito sa second cabin. Yan. Daan-daan tayong bubaba guys kasi medyo makita yung hagdan. Kaya kailangan ingat-ingat din tayo guys. So yun yung pinaka second cabin natin guys na kasyang 5. Ito naman yung magiging view ng resort sa gabi. Wala akong masabi guys kundi sobrang relaxing na vibe dito sa resort na to. Tsaka sobrang Instagrammable ng sunset oh. Kita nyo naman. And yung pinaka view niya from 6 or 5 p.m. onwards guys. Sobrang ma-appreciate niya. So gawa natin ng konting B-roll yan guys. 3, 2, 1. So ito na yung part na nagluto na lang kami ng steak para sa dinner namin. Ayan, kita nyo naman, binubudburan ko na ng ano, paminta ang steak natin guys. So yan ang tamang paglagay ng paminta guys, tsaka asin ha, clockwise guys ha. Ayan, one more time. Yeah. Clockwise tayo guys ha. Ay Jesus Mario Joseph, what a steak, napakasarap. Ay, nilapag na natin sa frying pan guys. Pinrito natin na may butter pa yan, tsaka rosemary at kung ano-ano pa. Medyo medium well ang ating luto guys. You know, sinasabi ko sa inyo. Ayan ang kailangan. Binubuhusan natin ng ano yan. Olive oil for the win. Ayan, tamang pag-prepare. Yan ang maling paghiwa. So dito guys, nilabas at nilapag na namin lahat ng kakainin namin for that night. Valentine's Day to guys. Kaya yan, sinimplihan ko lang. Mayroon kaming steak, corn and carrots, tsaka konting potatoes. Yan yung pagkain ng aso ni Boogie. Yun oh, hindi naglandi at nabawasan agad yung steak namin guys. Huwag nasarapan si Joe sa luto ko. Yun oh. Siyempre, hindi mawawala ang kanin sa akin, guys.
Steak and rice pa rin ng Banatan. Ayun, no, may kaldero pa ako sa likod, no, for the win. So that's it. Yun lang, guys. Sana naman na-enjoy nyo itong maiksing review about sa resort na to. And sana nakatulong sa inyo na mag-decide kung pupunta kayo dito or hindi. Please leave a like and don't forget to subscribe kay Tito J, guys. So yun lang, guys. That's all. Peace and love. I'm out.